Hello po! Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat! Ngayon po ay unang araw ng buwan ng February 2021. Welcome po dito po sa Ayudang Espiritual. Kamusta po kayo? Maganda po na simulan natin ang unang buwan ng araw na ito sa pamamagitan po ng ating pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pananalangin. At sigurado po ako na kayo po'y sabik na ngayon na makinig po ng salita po ng ating Panginoon na atin pong babasahin, walang iba kundi sa Bible, sa Biblia. So basahin po natin sama-sama ang Mateo chapter 14 verse 25 hanggang verse 31. Ang sabi po dito sa verse 25, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig." "Halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan?" Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y katulad ni Pedro. Tayo'y kumikilala sa ating Diyos. Tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Tayo yung mga taong nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Subalit kapag dumating itong pagsubok, katulad po ng alon, malakas na hangin, yan po ay katumbas ng mga trials and sufferings na atin pong mga nararanasan, even nung hindi pa po pandemic. Tayo po ay nagkakaroon ng mga problema, testings and trials. Subalit nung ayan na yung mga pagsubok, ayan na yung problema, nakakalimot na tayo at nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Pero ang sabi po ng Lord, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan?" Ang gusto po ng Diyos ay tayo po ay magkaroon ng ating matinding pananampalataya, mataas na antas ng pananampalataya sa Kanya, na kahit dumating man ang iba't ibang klase, uri ng problema at pagsubok sa ating mga buhay, mananatili po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag po nating pagdudahan ang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos. Manatili po ang ating focus ng ating paningin sa ating Diyos upang tayo po ay magkaroon ng katagumpayan, ma-overcome po natin. We are overcomers sa lahat po ng mga nangyayaring problema sa buhay po natin. Tayo po ay mag-focus lamang, tumingin sa instructions ng Panginoon, makinig sa kanyang mga sinasabi. Pag sinabi niyang halika, lumakad ka ng matiwasay. Huwag kang lilingon sa kanan, sa kaliwa, sa mga problema, lalong-lalo na sa likuran. Di po ba? Napakahirap sa paglakad na nakatingin tayo sa likod, hindi tayo nakatingin sa harapan. So focus lamang po ang paningin natin sa ating Panginoong Jesus. Manampalataya po tayo na kapag po tayo ay merong focus at pananampalataya sa ating Panginoon, nandun po alam natin, may kasiguraduhan tayo na ang Diyos po ang magsusolve ng lahat ng yan. Di po ba? Sa Diyos po tayo umasa, hindi po sa tao. Ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan para po sa lahat po ng mga bagay na kailangan natin para sa solusyon sa problema natin. Sapagkat si Lord po, yung pangako po niya, tutuparin niya yan. Hinding-hindi tayo iiwan at hinding-hindi tayo pababayaan. So keep the faith in our Lord Jesus. Amen? So tayo po ay mananalangin para po sa araw na ito. Panginoon, maraming pong salamat
sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa at pagkakataon, Panginoon, na kami po ay muli nagkaroon po ng pagkakataon na mag-aral ng inyong salita, makinig ng inyong salita, makapanalangin, makalapit at makadulog po sa inyo. Panginoon, katulad po ng amin pong pinagbulay-bulayan na ang aming paningin ay i-focus lamang po sa inyo, dumating man ang bagyo, dumating man ang unos sa aming mga buhay, mananatili, Lord, na ikaw na Diyos ay nakakapit sa amin. Hindi kami, Lord, yung kumakapit sa inyo, sapagkat kung kami po yun, tiyak na makabibitaw kami. Hinihiling po namin, Panginoon, na kami po ay yakapin mo ng mahigpit, hawakan mo kami ng mahigpit, Panginoon, upang hindi po kami makawala, upang hindi po kami, Lord, lumubog sa alon at matangay ng hangin. Panginoon, we pray in the mighty name of Jesus na mas lalo pang tumaas ang antas ng aming pananampalataya, na hindi po kami, Panginoon, lilingon sa likuran, sa dalawang tagiliran, kundi ang aming paningin, Lord, ay nakafocus lamang po sa inyo. Lord, maraming maraming salamat sa araw na ito. Ang dalangin po namin, O Diyos, ang inyong patnubay, paggabay, proteksyon, pagsama sa lahat po ng aming mga gawain, sa lahat ng aming mga task for today, Lord, we pray, God, for your divine intervention, Lord. We pray na ang araw na ito, Panginoon, ay punong-puno ng katiwasayan, kapayapaan. Gagampanan namin, Panginoon, ang mga trabaho. Lord, anuman ang mga obligations namin for today para sa aming kabuhayan, sa mga estudyante sa kanilang pag-aaral, sa mga gawaing bahay, Lord, sa mga may negosyo, sa mga empleyado. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po ang araw na ito ng aming buhay. Itinatalaga namin po sa inyong dakila at makapangyarihang mga kamay ang aming buhay, Panginoon. Take full control of our lives. Take full control of our mind, of our hearts. Lord, maraming marami pong salamat. Give us your divine protection. Balutan mo po kami ng banal mong dugo, Panginoong Jesus. Walang anumang virus, walang anumang sakit, karamdaman ang sa amin ay makakalapit sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, maraming marami pong salamat. Ang araw na ito, Panginoon, ay tunay na pinagpala mo na, pinagtagumpay mo na. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami. Inaangkin namin, Panginoon, that we are blessed, that we are victorious. Maraming marami pong salamat. Amin pong iniaalay, amin pong ibinibigay, amin pong maingat na ibinabalik lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan, tangi sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus, our Lord and Savior. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord! Sige po, muli, bukas po, dito po sa Ayudang Spiritual, magsama-sama po tayo muli. Huwag po kayong magsasawang makinig ng salita ng Diyos. Huwag po kayong magsasawang manalangin. Maraming marami pong salamat. To God be all the glory and God bless us all. Bye!